ano, yung sinusundo na ako. Grabe yung pama ko kasi dati, just in case daw. Just in case, matay ako or what. Di ko kasi alam ko ano yung, so ano yung maging kapalaran ko. Siyempre, gusto ko kayo makasama nila. Sabi ko, may kapayaan. Alam ko, magiging mabuti kang ama. Sobrang mabuti kang ama kasi hindi ko kaya mo. Ay naman, hindi ko natin sobra. Ay naman. Pansi M pa lang siya, pero nagle-labor na daw ako kasi kanina parang may, habang nagla-laundry ako, eh may tumulong water, so hindi man ako umiihi, kaya yun siguro paano bigan na yun. So magpapa-confine na tayo ngayon, admit time. So ngayon is May 10, 1:52, tinapos lang talaga yung election, so andito na kami. Driving, papunta na kami sa Perpetual. Table pala dyan. Adi. Smile. Kulot-kulot. Ang cute. Ito ko na ang daddy ko. Panag-labor na tayo ng bonggang-bonggay. Masakit na masakit nila. Eh, to the rescue siya. So, patalogin muna natin. At umorder na rin ako ng food. Chowking. Kasi wala tumatanggap sa akin ni Rogers. Ewan ko ba, para ako naglilihi. Para ako nag-crave sa, ano, Kenny Rogers. Yung rib and chicken platter nila. Kaso nga, wala tumatanggap. So, chowking muna tayo na rin. So, ang gamit ko nga pala shade ng lipstick is Natalie Shampoo, di ba? Kaya kung gusto niyo guys, mag-add to kayo sa Shopee. Search nyo na sa Shopee, Ross Marquis sa akin. Pag-picture tayo. Iwan ako ni Nita at kinuha yung food sa ibaba. May bumuka sa pinto. Kain. Alin? Ayun, may chicken ka. Mga food namin ngayon. Okay.
Hello guys! So, and lumapag na nga ang Rossmore 24 Hours Mild Kit. 349 pesos lang, meron na siyang foam wash, toner, serum, at invisible sunscreen. So, unahin muna natin ang foam wash. Sobrang sarap ng foam wash natin sa mukha kasi may cooling effect siya. And take note, pagkatapos mag-wash, talagang glass skin ka. Goodbye pimples, dark spots, whiteheads, and blackheads. Ito naman ang toner with cooling effect din at super protected pa ang kanyang takip. So, ayan, maglagay na tayo sa bulak. At ikuskus natin ang ikuskus all over our face. So, ayan. Take note, may cooling effect din to kaya malamig din talaga. Safe siya sa mga teens, buntis at lactating. Dahil gabi ngayon, gagamit tayo ng night serum gel. Lagay-lagay lang natin sa mukha. Tapos, i-rub lang natin ang kamay, ganyan. Tingnan nyo, kitang-kita nyo naman ang pagka-glass skin at pinkish pa siya, guys. Kaya napakaganda niya. So, ayan, no filter needed. Dito tayo sa tapat ng ilaw. Ang effect nito, guys, nakaka-poreless, nakaka-glass skin. Goodbye pimples and dark spots ka talaga. Plus, hindi magbabakbak ang mukha mo dito. Sobrang micro-peeling lang. Hello guys! So ayan, sobrang daming nag-aabang nitong set na to. Papakita ko na sa inyo, re-reveal ko na ang Rossmore 24 Hours Mild Kit. So bakit nga ba 24 hours? Kasi guys, within 24 hours, makikita nyo na agad ang effect niya. Napakalambot sa mukha, lakas mga glass skin, goodbye pimples, dark spots ka talaga dito. And take note, nakakabanat din siya ng face. Napakaganda niya. Pero hindi siya nagpipil ha, yung parang nagbabakbak na halos magsugat-sugat yung mukha mo para lang mawala yung pimples mo. Hindi siya nagbabakbak. Sobrang micro-peeling lang niya to the point na hindi mo mapapansin. Pero ang effect, grabe. So, ayan guys. Ito yung itsura niya. Meron siyang napakalaking foam wash, toner, night serum gel, at invisible sunscreen. So, sa presyong 349 lang. Ayan siya guys. Ito yung foam wash, toner, serum gel, at saka invisible sunscreen. Kung mapapansin nyo guys, hindi siya basta-basta set. Kasi napaka-expensive talaga ng ganitong set, guys. Yung may foamer, toner, serum night gel, at invisible sunscreen. Add to cart na! Hello, guys! So, bagong ligo nga tayo ngayon. Kakabitan ulit ako ng swero. So, nilagyan natin ng oxytocin para ma-induce labor. Itatry pa rin talaga ni Doc mag-normal. Just in case hindi, CS na tayo bukas. Pray for me, guys! Hello, guys! So, ito na ngayon day 3. Iaakit ako ngayon sa labor room para i-check yung fetal heart rate at yung contraction. So, ay, kakatapos ko lang kumain. Ang kinain namin ngayon is pinapay ham itlog. Yun yung free dito. Ito siya. Yun yun. So, ayan. Sana naman lumabas ka na, Natalie. Ano, para na kami nag-stay. So, ayun na po. Kasi dumating yung mga nurse, sinusundo na ako. Grabe yung baba ko. Ayun, gusto ko lang sabihin na dati, just in case, mamatay ako or what. Di ko kasi alam eh kung ano yung magiging kapalaran ko. Siyempre, gusto ko kayong makasama ni Natalie. Gusto ko mapalaki natin siya. Tulad ng pangarap mo, isang buong pamilya. Alam ko, super excited mo kay Natalie. Pero just in case, sana huwag mo siyang papayaan. Alam ko, magiging mabuti kang ama. Sobrang mabuti kang ama. Kasi, sobrang buti mo siya kay asawa. Sobrang malaga, mapagmahal na hindi nakikita ng ibang mga tao sa'yo. I'm not going to be able to do it. Sinatali, gusto ko pala kung hindi siya na maalis. Tapos yun, ayun pala kita malagi. Kanina sobrang dami pa sa akin. Please, buong mo ba? Sabi niya sa akin, good luck. Pero sobrang hindi makakilaw ko sa akin. Ayun naman, hindi ko natin sobrang. Ngayon naman. Kami. Is that a shower? Not for the shower.
Siya magkakasya. Diyo sa camera. Diyo sa camera. Dito. Yeah, okay. Tara, antigan. Wow. Ese mocho. Hello guys, so time check, it's hindi pa lang kung oras na, basta hapon na. So ayan, tapos na ang aking delivery na ipananak ko na ang Bebel Bochog 2.8 kilos. At habang nasa loob ako, ang daddy Nathan, siya yung nag-asikaso ng parang details ni baby. Si Natalie Rose, tan pa malaklakin. So super nakaka-excite. Kaya nakahiga pa lang ako, medyo nagpapahinga. Bawal pa magkikilos. Tapos on the way ang daddy sa nursery room para kunin si baby ngayon. So sobrang excited guys. Update ko na lang kayo. Hello guys! So ayun na, dito pa ang baby Natalie. At ngayon nga, parang ika-6 days na ata namin ngayon dito. So ito na yung araw na mag-out na kami. Uwi na kami sa bahay. Uwi na namin ang baby Natalie. So ayan, masabi ko lang sa experience ko bilang first time mom, sobrang worth it. Lalo na makita mo na ang iyong baby. Lalo na nung marinig mo yung unang iyak niya. Upa! Ganun talagang priceless. Mapapaiyak ka talaga, Jai. Tapos ayun, nung bago ako i-CS, sobrang takot-takot ako talaga. Hindi dahil natatakot ako sa pain or what, pero natatakot ako ng what if mamatay ako, ganun. Parang paano na si Nathan? Yun agad yung unang pumasok sa isip ko. Siyempre yung family ko, pero nandun yung point sa akin na paano si Nathan? Ganun kasi alam ko kasi na sobrang basta parang yun nga yung video ko yung kanina, yun nga na alam kong hindi niya kaya nang wala ako, alam kong baka kung ano yung gawin niya sa sarili niya bilang isang taong may depression, ganun. Feeling ko hindi niya kaya, kaya sobrang ako, yun yung pinakang iniisip ko talaga na paano pag nawala ako, paano siya. Tapos one time pa nga tinanong ko siya, sabi ko, Daddy, what if mamatay ako kung nanganak ako ganyan? Alam mo, sagot niya, huwag kang magkaganyan. Tapos sabi ko, what if nga lang? Sabi niya, dadalhin daw niya si Natalie, uwi na lang daw siya ng Laguna. Like, alam mo yung parang wala siyang pakailam dun sa mga business sa Manila, wala siyang pakailam dun sa mga products na Rosmar. Yung parang alam mo yung alam niya na malaki yung kita, pero wala siyang pakailam. Parang sa kanya is iuwi niya si baby doon, dadalhin niya, tapos mamumuhay silang dalawa ng simple. Kaya sabi ko, hindi dapat ganun, daddy. Isipin mo yung future ni Natalie, pagpatuloy mo kung ano yung nasimula natin dito sa Manila, yung mga business, yung mga ganyan, para sa future ni Natalie. Tapos, lagi niya sinasabi dati before kasi na pag-iwan ko nga daw siya, nagpapakamatay daw siya, but ay, parang mga ganun. Parang bakit admin pa daw yung buhay niya, mga ganyan sinasabi niya. Tapos magpapakabarumbado daw siya, or magpapakabarumbado, magiging chick boy daw ulit siya, magpapatato daw siya, madami pa, pabutas ng tenga, lahat daw ng ayoko gagawin daw. Alam niyo, basta super, ganun tumatatak sa isip ko. Alam ko kasi naman kung gano'n niya ako pa-love at ramdam ko yun everyday, lalo na ngayon, lumabas na si Natalie. Alam niyo yung buong stay namin dito sa hospital, sobrang sweet niya talaga, niyakap niya ako palit-ulit. Na sabi pa nga niya, Mami, good luck ha, kaya mo yung gawin siya sa akin nung before ako ipasok doon, ganun. Tapos lagi niya pinikis ako, buong mukha, lips, tapos sa bibi, sa chan ko, no, nandun pa si Natalie. Sobrang excited niya, lagi niya ako tinatanong na sa bahay pa kami. Ba't ang tagal mo kasi lumabas, bebe? Parang alam niyo, super excited na lumabas si Natalie. Tapos ngayon, tinanong ko, sabi ko, Daddy, anong feeling na
ano, tatlo na tayo, edi yung asan seto. Sabi ko, pero namin gusto mo yung dalawa lang tayo. Sabi niya, oo. Yung parang alam mo yung ramdam ko sa kanya, yung namimiss niya yung dalawa lang kami. Kasi alam mo yung siya yung baby ko, ako yung baby niya. Pag matutulog kami, lagi niya pinapatulog sa braso niya. Na which is na yung may nasa gitna na kami. So sabi pa nga niya, mami, di sa sopa na ako matutulog. Sabi ko, hindi, doon tayo, tabi-tabi tayo sa gitna natin si Natalie. Or sa gilid ko siya kasi ako naman ipapadede. Ganun. Super, ano niya, napaka maalaga sa baby. Kasi alam niyo ba, hindi pinapadede ko si Natalie. Hindi ma-shoot-shoot yung nipple ko dun sa bibig niya. As in, siya yung nagtututok. Talagang tinututok niya yung nipple ko para mapadede si Natalie. Tapos siya yung papaburp. Sabi niya sa akin, hindi daw niya kaya magpalit ng diaper kasi yung pupo daw, ganito parang nadidiri siya. Lahat daw kahit niya pero yung pupo ganun. Tapos ngayon, as in, face your fear ang peg. Talagang ginawa niya. Yung bagay na sinabi niya hindi niya magagawa, ginagawa niya para kay baby, para sa akin. Naalagaan niya kami. Tapos yung nadal CS ako, sabi niya pa, parang kailan pwedeng linisin yung sugat mo para ako na yung maglilinis palagi. Ganun, nakaka-touch, di ba? Tapos nung, di ba, after CS, parang may lumalabas pang blood sa kepyas. Tapos sabi niya, lilinisan daw niya ako, liliguan niya ako. Alam niya, super ako nagtatouch. Sobrang maalaga talaga niya. Hindi pa man ako buntis, sobrang mapaalaga na niya. Pero ngayon, grabe, lalo na nung nanganak ako, sobrang ramdam ko yung alaga niya. Tapos, ano pa ba? Ayun, excited na siyang umuwi. Basta super ano, as in, nung unang araw wala kaming tulog. As in, talagang focus lang kami kay Natalie. Hindi namin tinulugan. As parang, natulog ata parang 1 hour or what. Ako hindi ko na rin kaya na papapikit-pikit ako. Natatakot ako baka malaglan si Natalie sa kama, mga ganun. Kaya super bantay, sarado kami. And so, uuwi na kami. Jing. Oh! Tinsin ko na. Ang cute-cute naman yan, Anji, tingkit. Tingkit, Tana, sabi ni Mami. Wala, iyak na. And guys, kakatapos niyang magdede, burp naman. Go baby, burp ka dali. Burp mo tayo. Burp mo tayo yung bubili. Burp mo tayo.